Hi guys! Welcome back sa channel namin. Sobrang aga pa lang ngayon. Magsi-7 pa lang. Kaya medyo maingay pa sa labas. Siyempre, pasokan ng mga estudyante. Dapat kasi itong video na to, kagabi pa lang naka-upload na. Kaso, hindi namin kinaya kasi magte-10 na kami nagsara kagabi. Hindi, past 10 pala. Past 10 na kami nagsara kagabi. At alam namin na sobrang inaantay nyo na ang dalawang candy bongzi na to. Wala nung battery, diba guys? Pinabasa nyo yung pin post namin. Wala na siyang battery, pero huwag kayong mag-alala. Pinabili na ni Bray kahapon. Hindi siya talaga napakali. Ayan na siya. At, buksan muna natin. Tada! Siyempre, walang laman. Nandito na yung mga laman dahil ginamit namin. Hindi, kumbaga, hindi to unboxing. Ano to? Deboxing. Ibabalik natin siya dun sa box niya. Wala na siyang battery, guys. Papalitan natin siya ngayon. Grabe, pasensya na kung yung mga notifs nyo sumasabog dahil dun sa sunod-sunod na upload namin. Hindi nga lang yung notifs nyo, di ba? Pati yung mga tenga nyo. Yung iba, sobrang sabog nung sound. Sorry, hindi kinaya ng modulator yung sigaw ng mga tao. Pero doon naman sa ibang video, okay naman. Pero may iba talaga na sabog siya eh. Ito yung battery niya, guys. 3. Energizer Max pa yung battery, ha. 150 to doon sa event. 3, 150. Yan siya. Sobrang bilis. Ang bilis madrain. Binili na lang namin yung medyo mumurahin na battery, ha. Kayo na lang bahala magpalit. Basta lang matry natin ngayon siya. Grabe guys, yung experience ko dun sa VIP standing D. D versus B. Ako versus kay Bri dun sa experience niya. Sobrang ganda ng experience niya. Una sa lahat, syempre, lalaki siya. Kaya niya talaga makipagbunuan na ganun. Pero sabi niya, wala daw, parang walang gulo dun sa kanila. Doon kasi sa D, may mga nagwe-wave pa. Tapos talagang tulakan, ganyan. Syempre ako, maliit lang ako, tas payat lang. Tas ang daming lalaki doon. Hindi ko talaga sila kaya. Kaya, lumabas ako talaga. Nag-iba ako ng pwesto. So, sa mga susunod na mga concert, K-Con man yan o ano, advice ko sa medyo may mga hindi ka taasan ng height dyan. Kung hindi naman kayo mauuna sa queue, kung hindi kayo sigurado kung paano yung procedure ng pagpasok sa loob, kung pipila lang ba kayo or may queuing number talaga, huwag na kayo magbaka sakali, girls or guys, na medyo maliliit. Ako hindi ko na yun uulitin. Siguro kung sigurado ako na nandun ako sa harap, pero kahit na nasa barricade kay, ang daming ang, di ba, sa di kami, yung mga nasa harap, lumalabas talaga sila, hindi kaya, kawawa yung mga bata. Yun yung mga unang lumabas eh, parang tatlong bata, siguro mga teenagers, tapos kasama ata yung mom nila, or basta may adult silang kasama. Grabe yung bata, hindi ko naisip na ganun din pala yung mangyayari sa akin. Napalabas din ako. Ta-da! Hindi siya makita. Pero nag-iiba-iba siya. Parang umiikot siya. May ano dito eh, wait lang. Nakita ko yun eh. Ito. Unang pindot, turn on. Hindi, ulitin natin. Patayin muna natin. Pag unang pindot mo siya, mabubuka siya. Pag isa pa, nagro-rotate yung ilaw niya. Hindi ganong makita, guys. Mas, ayan o, ayan. Umiikot yung ilaw niya. Rotation niya. Next, dimming. Slow rotation. Pangatlong pindot. Medyo mabagal yung pagro-rotate niya. Next, flicker, quick rotation. Yan, ito na yung pinakamabilis niya. Tapos, pang limang pindot, namamatay na siya. Ano, tatanggalin ko ba? Tanggalin ko na lang siguro yung battery. No? Pero hindi, check muna natin yung isa pa. Ito na yung isa. Ito yung isa pa. Ang height ko nga pala, 5'2". Tapos, yung sapatos ko, syempre, binigyan pa ako na ng extra height. So, mga siguro, 5'3". 5'3 and half, ganun yung total na height ko. Pero grabe, wala pa rin.
Hala. Yun, yun lang. Pero overall, yung standing kasi, kahit nasan ka naman doon, ikaw pa rin yung pinakamalapit sa kanila. Kaya may mga kuha naman kami na medyo magaganda, pero kung mapapansin nyo, doon sa ibang kuha, yung mga malalapit talaga, kay Bray lahat yun. Kasi doon sa B, nandun siya sa medyo malapit. Tsaka ano daw, maluwag daw doon, parang makakagalaw ka talaga, makakaikot-ikot ka. Sa D, grabe. Grabe. Tada! Sapa. Di makita eh. Pindutin natin. Ito kaya. Pero parang medyo nakikita no, na medyo nagro-rotate siya. Oh, ganun din. Okay. Yan. So, para makuha nyo itong dalawa na to, sobrang dali lang. Ganun lagi sinasabi ko. Sobrang dali lang nang gagawin nyo, pero syempre, kumbaga mas madali yung dalawang nakaraan. Ito pala guys yung damit ko na hindi ko na napalitan. Kasi ang bala ko sana, pagpasok dun sa venue, magsi-CR muna ako. Kasi ihina ako, tapos parang ang lagkit-lagkit ko na. Pero wala, hindi ko na nagawa yun. Yun. Pero kahit ano pa man yung nangyari no, nung gabi na yun, grabe. Wala nang sobrang saya namin ni Bray. Kaya, 'di ba? Before yung pinaka-concert, pagod na kami sa labas kasi sobrang nakatayo kami, pila ng pila, ganun. Pero yung gutom hindi, kumain naman kami. Kumain naman kami sa nag-Jollibee kami bago kami bumalik sa pila. To kasi si Bray, sabi ko, ang pilahan, 11 to 3. So, before 3, kahit dumating kami doon ng before 3, pwede pa rin kaming pumila. Aba, ayaw. Dahil daw, baka nga masingitan na kami sa pila. Eh, paano naman kami masisingitan? Eh, may queuing number nga. Sobrang kulit niya. Kaya yun, before 1, naghiwalay na kami. Before 1 ba or past 1? Basta ganun. Naghiwalay na kami dahil B ako, B siya. Hanggang magpa 5. Bago mag 5 eh. Tsaka pa lang kami pinapasok. Puno na yung venue, yung mga standing na lang yung wala. Kami yung pinakahuli dun. Diyos ko, imagine nyo, anong oras kami umalis ng bahay? 7. 7 hanggang natapos yung concert, mga 8:15 ata nasa sasakyan na kami. Nakatayo kami. Well, nakakapagod talaga, pero wala namang papalit dun sa saya, dun sa experience na binigay sa amin na experience namin. So dun sa mga susunod na concert, K-Con man yan or hindi, kung tatanungin niyo yung sarili niyo kung magsa-standing kayo or hindi, syempre una tignan niyo muna gumagalaw. Importante yung height niyo. Kung malakas ba yung katawan niyo, kung kaya niyo bang makipagtulakan, siksikan, ganyan. Swerte kayo kung yung mga magiging kasama niyo parang katulad dun sa B. Kasi sobrang sabi ni Bray, chill lang sila. Hindi sila dikit-dikit, hindi sila kumpol. Nakakaikot daw siya ganun. Kita niyo naman din dun sa video niya, merong shots na medyo malapit siya, meron naman na malapit pa rin pero hindi kasing lapit ng mga nauna niyang shots. Tapos pala yung mga ano, yung mga ones, namigay sila ng mga ganto. Oh, 'di ba? Tada. Para mapasa inyo guys, ang isa sa mga candy bongzi na to, dalawa mananalo ha, tapos sabay din namin sasabihin kung sino yung mananalo. Hi guys, I'm back. Kanina nag-e-edit na ako pero yung nung part na binigay ko na yung mechanics, parang medyo magulo. Hindi ko alam kung inaantok pa ba ako noon or medyo lutang ako nung mga oras na binibigay ko yung mechanics. Pero ngayon, eto na. Inulit ko talaga para maayos. Una guys, ang gagawin nyo, like tong video na to. Next, subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Pangatlo, comment. Iko-comment nyo po yung sagot nyo sa tanong namin. Ibibigay ko po mamaya.
Pang-apat, i-share nyo sa Facebook lang po. Sorry po dun sa mga walang Facebook account, katulad ng mga nakaraang giveaway, wala silang Facebook account, so pumayag kami na sa Twitter. Pero ngayon guys, sorry, Facebook lang. I-share nyo siya sa Facebook nyo at itatag nyo 3 of your friends. Pwedeng mga ones din sila or mga close friends nyo, basta ganun. I-share nyo siya sa Facebook at itatag nyo yung 3 sa mga friends nyo. At ang last, ang pinakahuling mechanics natin, ilalike nyo lang po ang page namin, FB page, Team Castle. Yun lang, sobrang dali. Limang steps lang ang gagawin nyo. Sana masunod nyo lahat kasi sayang naman kung mabunot namin kayo at nireview namin tapos hindi nyo pala na-like yung page or hindi nyo share at hindi nyo or hindi kayo nag-tag ng 3 mga friends nyo. Yun lang, good luck po sa lahat ng sasali. At yung tanong natin, after nyo mapanood yung concert, live man or dun sa mga in-upload namin, nagbago ba yung bias nyo? Kung nagbago man, sino yung dating bias nyo at sino yung bago at bakit? Kung hindi naman, bakit? Ganun lang. Kung ako yung sasagot sa tanong na yon, ang sagot ko ano, hindi nagbago. Si Dayun pa rin, tsaka parang mas lalo ko pa siyang nagustuhan, mas lalo ko pa siyang minahal, mas lalo niya pa ako napasaya, ganun. Tsaka sa comment guys, huwag niyong kalimutan na ilagay yung Facebook profile name niyo. Para kapag kasinerch namin, madali lang. Again, sana sundin nyo lahat ng mechanics kasi kung may isa man doon na hindi, naku, sorry. Sorry talaga, bubunot po kami ng iba. Yun lang, good luck sa lahat ng sasali. Thank you for watching. Bye! So, ulitin!